Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating general love reading para sa mga fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Take only what resonate, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung messages na magre-resonate para sa'yo. Kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito at hindi si fire sign. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon kasi pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo, okay? So, by the way, no, hindi ko naman talaga makukuha lahat ng energy ng fire sign sa mundo. So, pwede kang hindi makarelate dito, okay? Kung hindi ka makaka-relate, okay lang yun. May next time pa naman. Pwedeng next time, makuha ko naman yung energy mo. Again, this is for fire sign. Aries, Leo, Sagittarius, kapalaran sa pag-ibig. Okay? So, meron pa tayong ibang channel ha. Please do check it out na lang dyan sa description box. Ayan, ma-appreciate ko lahat ng likes ninyo, comments ninyo, and of course, yung subscription ninyo, guys. So, start na natin ang reading. Kunin muna natin yung main energy mo. Fire sign, you do have your strength card. Clarify lang natin yan. What's with the strength card? I feel like you're dealing with a long-distance connection or a relationship or a connection. Yeah. Kasi sa totoo lang, you're thinking about this person. Gusto mo siya nasa tabi mo. Gusto mo siya malapit sa'yo. And nagkakaroon ka ng pagdedesisyon kung paano mas mapapagtibay yung relationship or connection ninyo dalawa. Or maybe paano magkaroon ng pagsasama sa amin na lagi kami magkasama. You know, because you would like to protect yung person mo, pero nakikita natin yung person mo willing to protect you at meron siyang kakayanan na protektahan ka talaga, this person, or to give you whatever you want. Nandiyan lang siya to guard you, to guide you, ganyan. Ito yung parang ginagawa ng person mo, gusto kong protektahan ka, gusto ko ibigay sa iyo lahat, gusto kong maging sandalan mo. O ikaw, maaaring sa inyong dalawa ng person na ito, nagiging ikaw yung utak sa inyong dalawa. And then yung person mo, siya yung nagbibigay sa iyo ng, you know, movement, no, na maaaring hindi mo kaya pero siya kaya niya. And this could be, pwedeng may kinalaman sa responsibilidad or sa mga pangangailangan yung person mo. This is a mature relationship or connection, by the way. Kasi nakikita natin dito na maaaring nagkakaroon ka ng pagdidesisyon or plano sa inyong dalawa. Kasi you miss this person eh. Maybe you're thinking of a new beginning sa inyong dalawa. And you're waiting for your person, naghihintay ka, pero sa totoo lang, ayaw mo nang laging ganun, hintay nang hintay. This could be a long distance, pero gusto mo nang tapusin yung long distance relationship or connection sa inyong dalawa. Maaaring nagkakaroon ka ng pagpaplano na may kinalaman sa pagtutulungan ninyong dalawa, kasi ayaw mo na nung isip ka ng isip, gusto mo nang maging masaya. Okay? So, yeah, how about your person? Who is this person that you're dealing with? Who is this person that you're dealing with for our fire sign, Aries, Leo, Sagittarius energy? This could be a friend, no? Or nandyan siya lagi para ibigay yung mga pangangailangan mo, yung, you know, to be a friend. Not just a relationship or partnership, pero nandun yung friendly energy nitong person na ito. Sino ba itong person na kadil mo, fire sign? For your person, you do have here, yeah, the 8 of Pentacles, bottom of the deck, the 3 of Pentacles, yan, and the Ace of Cups. Alam nyo, napakaganda ng mga reading na ito, pati yung mga previous reading ko, yung mga naunang reading sa inyo. Kasi, there's a lot of love na ibinibigay nitong person na ito. Kaya nga siya nagtatrabaho or kaya nga niya ibinibigay itong kanyang best niya. Maaring inaaral niya yung sarili niya. Nagkakaroon siya ng improvement sa sarili niya or pati sa finances niya. Kasi this person is thinking of you, diba? Gusto niya rin ng kung ano nasa isip mo, gusto niya rin ng ganun. Pero mas gusto niya na mas maibigay sa'yo yung karapat dapat para sa'yo. Maybe pagdating sa plano, hindi
niya, hindi siya aware sa plano mo. Kung aware man siya, maaaring hindi pa siya approve sa ngayon dahil una sa lahat, mas nakikita niya na mas mag-grow siya doon sa mga nasa paligid niya at hindi iyong sayo. Ikaw yung inspiration niya. Kinukuha ka niyang inspiration kasi itong person na ito sobra nagmamahal sa'yo. Okay? And nakikita natin na talagang talagang ibinibigay niya yung best niya sa kanyang trabaho, sa nagpapursige, nagsusumikap. Maybe merong pagkakalayo sa inyong dalawa, but with the Four of Cups, I feel like nagkakaroon na some kind of offer or pagsasalita or pag-message ka na ginagawa dito sa person na ito. Pero sabihin na nating nakikitaan mo na hindi siya interesado or what doon sa sinasabi mo. And it is because with the Fool, yung person mo kasi medyo mataas ang gusto niyang mangyari. No, maybe it has something to do with finances nga. And sa nakikita niya ngayon, kung nasaan siya, okay siya, bakit pupunta ako dyan sa sinasabi mo? Or bakit kailangan kong umaprove sa mga sinasabi mo? Wherein, nandito na ako sa taas. All you have to do is wait for me na bumaba or wait for me na pwedeng may kinalaman ito sa long distance relationship niyo or connection niyo. Hintayin mo na lang na ako'y umuwi. Dahil sa ngayon, okay naman dito. Hayaan mong dalhin ko sa'yo yung kung ano man yung nandito sa akin ngayon. And yeah, that's what I can see dito sa person mo. Parang gusto niya ibigay sa'yo na gusto niya siya na yung maghihirap. Ayaw niya siya, kumbaga maghintay ka lang dyan dahil yung person mo is like, nandito lang naman, okay? Ikaw ang nagiging inspiration niya. This person is asking actually a lot of prayers. Nakakita ko ng maraming prayers sa kanya na ibinibigay niya. And it is those prayers actually very beautiful kasi nandun ka sa panalangin ng person na ito. Okay, so ano bang nasa isip ng person mo? I feel like you're using your mind, utak ang ginagamit mo for now regarding your situation. Okay, alamin natin kung ano ang nasa isipan ng person mo at ikaw regarding sa connection ninyo. Your person, marami siya responsibilidad. Yun ang nasa isip niya with the Ten of Wands. And what's with the Ten of Wands? Yeah, we do have here the Death card, Knight of Wands. Pagdating sa usaping travel, wala doon yung isip ng person mo. Okay? Yun yung nakikita natin. Maaaring marami ako responsibilidad. So, kung iniisip mo is like, uuwi ako. Hindi ako uuwi sa ngayon because I have to continue what I am doing dahil nga dito sa mga responsibilidad na ito. Mas nagko-continue pa siya sa pagka-travel, sa ginagawa niya. You know, if you're dealing with an OFW or yung mga nasa mga malalayo, tuloy-tuloy lang, I can see a lot of travel coming from your person. Parang iniisip niya, ay, magta-travel ako sa ganito and then pupunta ako sa ganito. You know, to have some kind of advancement kasi nga marami siyang responsibilidad sa inyo or sa'yo. No? And ang nasa isip niya is hindi pa uwi. Ang mas nakikita natin, ang nasa isip niya is like palayo. And it is because gusto nga niyang dalhin sa'yo yung mga kailangan or support na kailangan mo or ninyo. No? Because for some of you, pwedeng may children na involved dito. Well, this is open din naman sa LGBTQIA+. No? Hindi lang ito for man or woman relationship. Well, ikaw naman, ang nasa isip mo, you do have here the Ace of Swords, the Eight of Pentacles. For some, I can say an online seller, no? Or possible na meron kang online related na job or work. Yeah, this could be your reading. So, sa nakikita natin dito, I feel like you do miss this person. Marami ka rin namang ikinikita eh. Kumbaga, maybe that's your reason kung bakit gusto mo siyang pumunta or bumalik sa'yo. It is because okay naman yung kinikita ko, I can handle myself.
kaya ko naman ng sarili ko or may expenses no kung akong kailangan or what. And you're thinking about this new beginning sa inyong dalawa and gusto mo mag-flow ito according sa kagustuhan mo. Well, for some of you need to wait dito sa new beginning na ito kasi marami pang tayong nagikitang problema dito with the Nine of Wands. Kung yun yung nasa isip mo, nagkakaroon ka ng pagpaplano na ganito sa future, ganyan, and you miss this person, well, for now, you have to wait. Kasi alam mo sa ginagawa mo, that could lead into a major problem na baka hindi nyo kayaning dalawa. With the Lovers, nandun yung pagmamahalan ninyong dalawa, pero marami pang problema na may nakailangan ninyong pagtuunan ng pansin. With the Five of Pentacles, this is money issues, money problem, and maaaring ang sagot lang ay naandun din sa person mo with the World. Pwedeng siya rin ang magtatanggal sa inyo doon sa mga problema na yon. Kaya if you miss this person, kailangan nyo muna magtulungan sa ngayon with the Six of Pentacles. Okay? So, ano yung emotions ninyo dalawa ng person mo? Emotions ng person mo, don't get me wrong, gusto niya rin ito. Gusto niya rin ng reconciliation, reunion sa inyong dalawa. Hindi naman ibig sabihin na pinipili niya ang trabaho or ang paglayo sa iyo ngayon ay ibig sabihin ayaw niya na makipag-reconcile, ayaw niya na makipagkita. Gusto niya, no? Lalo na with the Knight of Swords, dahil mahal ka nitong person na ito. The emotions is mahal ka niya. Kailangan lang nga niya lumayo for now dahil kailangan niyang ibigay kung ano yung mga deserve mo, mga pangangailangan mo. The relationship is still there. Pero nandun din yung mga problema. Nandun yung relasyon, yung connection, pero nandun din yung problema, kaakibat niyan. And with the King of Pentacles, you're dealing with someone na, a hardworking kind of person. And I feel like you are husband and wife, actually, with the King of Pentacles and Queen of Pentacles. And with the Lovers, yan. Gusto niya makipag-reconcile. The problem is that gusto niyang ibigay lahat ng deserve mo. And this person believes na you deserve the best. Yung best lang ang gusto niya ibigay sa'yo. Okay? So, ano yung emotions mo towards your person? Yeah, for some of you could be married to this person. Ayun lang, no? Kasi yung iba sa inyo, maybe you're experiencing a lot of pain. Nakakaramdam ka ng sakit, lalo na with the Three of Swords is here. Kasi you feel like yung person mo nagkakaroon ng some kind of choices. And yeah, with the Temperance, nandito yung paghihintay mo dito sa person na ito with the Four of Wands, maybe marriage or pagsasama or stability sa inyong dalawa. Kaya lang nagiging matagal. So, iyon yung nagko-cause kung bakit ka nasasaktan or nahihirapan ngayon or maybe for some of you nakakaisip ka ng hindi maganda regarding your person dahil sa nangyayari sa inyo ngayon. No, na nagkakaroon ka ng emotions na hindi mo nagugustuhan. Pero sometimes, you have to eat your ego or kailangan mo lawakan kasi yung pag-iisip mo eh. Yung emotions, sa pagmamahal-mahal ka nitong person na ito. Pero for now, gusto niya rin namang ipakita sa iyo yun. Kaya lang, hindi kasi ninyo makakain yung pagmamahal na yun eh. Parang para dito sa person na ito. Mahal kita pero gusto ko ring ibigay sa iyo yung mga pangangailangan mo. Kasi, oo nga magkasama tayo, pero hanggang saan yung ganito? Hanggang kailan tayo magiging ganito? Diba? Your person would like to give the best for you. Okay?
ano naman yung possible na mangyari sa inyo. We do have here the Five of Pentacles, the Hermit. Alam mo yung person mo nagkakaroon ng problem regarding money, pero sinasarili niya lang. Kung wala pa ngayon, it is in the near future. Okay? Gusto niya sarilinin. And hopefully, hindi yun yung, kasi sa nakikita natin dito, pwedeng yun yung maging problem kung bakit magkakaroon ng pagputol sa inyong dalawa. This could be pagputol ng connection or possible na mas maging, mag-focus yung person mo sa work, ganyan. Could be pagputol ng time na dati ibinibigay niya sa'yo with the Two of Cups and with the Judgment. Yeah, nandun yung pagpapahalaga sa'yo nitong person na ito. Pero yeah, there would be problems, especially sa messages ninyong dalawa in the near future. Yeah, nakakakita tayo ng problema in the near future. Yeah, and possible, you know, I can see possible ending. Ayoko i-sugarcoat, but I can see possible ending kasi nakakaroon ng problema. And pwedeng it is because hindi rin ino-open sa inyong person mo in the near future kung ano yung problema niya. And then maaaring maapektuhan yung relasyon niyo dahil doon sa problema niya na yon. And maaaring hindi niya ito mai-open sa'yo na pwedeng mag-cause or mag-lead sa problema ninyong dalawa. Na hopefully wag naman umabot sa point ng ending, pero pwedeng umabot siya sa bingit ng ending. Andun siya sa malapit ng mag-end. Ganun. And yeah. What is the advice for you? Advice, please, for our fire sign. You have to save money. Tulungan mo rin naman yung person mo by saving money with the Four of Pentacles. And, oo, you miss this person, but with the Page of Pentacles and the Empress, you need to be more mature. Kailangan mong maging mas mature pag dito sa connection na ito. Because, you know, magkakaroon lang naman ng problema kung hindi mo magagawing mature yung way mo na pakikipag-message sa kanya, yung way mo na pag-intindi dito sa connection na ito. Kailangan mo lawakan yung pag-iisip mo and then disregard mo itong mga iniisip mong problema or kung ano man. Kasi you feel like niloloko ka na niya or iba na nasa isip niya or whatsoever. Well, that's not it. Ang nakikita natin dito, ang nagpapalala lang sitwasyon is that para ka natatakot sa sarili mong multo. Or para ka natatakot sa something na hindi mo naman nakikita or nararamdaman or just your thoughts, no? And yun yung magiging problem ninyo. Huwag ka masyadong mag-isip masyado. So, okay? Okay. So, that's it for now. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign Philippines, nasabi ko na, no? So, I love you all again and bye-bye.